I will just read my official statement. I would like to apologize for what happened at Ayala Bridge during the procession of the Black Tazarene 2020, wherein I confiscated the cellular phone of a media personality who was later on identified as Mr. Jun Binaracion of GMA 7, thinking that he was someone who possessed threat during the procession. Also, there was a commotion between the police officers and hapless Black Nazarene devotees during the time Mr. Binaracion was at the said place, and everything went uncontrollable when the PNP let go of the andas to all the people, especially the devotees, to get near to it. Of course, on the part of the Philippine National Police, we still have to maintain the security in the area because the situation is very critical at that moment. What happened between me and Mr. Binaracion was somehow a misunderstanding, and I again sincerely apologize for my actions. It all happened unintentionally. We are just securing peace and order in the area. Thank you. You mentioned something. Meron kayong reason na binanggit kung bakit niyo kinuha yung cellphone ni June. Ano nga po ulit yun, sir, specifically? Sabi ko nga, during that time, unang-una, hindi ko kilala na siguro dahil na rin sa kapaguran, marami talaga tao, sumalubong kasi sa amin eh. Ito yung mismong pagbaba ng Ayala Bridge. Ipinagtutulakan na yung mga pulis namin, pati yung mga motorcycle riders namin, halos ipagbalabaga na yung mga motor namin. Here comes nga, dumarating isang pulis, may bit-bit siya. Yung sinasabi ni General Sinas na agitator. So, okay. Eto naman, here comes another guy. Bigla kaming hinawi from nowhere. Hindi ko napansin eh. Nag-cellphone. So, or, ang naisip ko, baka, pakiramdam ko, parang, kala ko, parang granada or kwan, or kung kahit nga granada yun, same thing. Aagawin ko pa rin yun to save lives. Ganon. Akala niyo po granada yung hawak ni June? Nakita ko yun. Kung, ang ibig sabihin, just in case na kahit granada yung igagrab ko pa rin yun. Because that moment, I do not know that he is Mr. Jun Binaracion. Ang alam ko, he poses threat to the activity. Nakuha ko. Hindi, I mean, na ano niya kayo? Nahawi niya kami. Nahawi. Hindi kami tamaan dahil maliit lang yung space noon, napakaraming tao. And okay. I do not know. Actually, may nagtanong pa sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang polis. Dahil nagpakilala siya na media siya. So, nung nalaman namin, sabi ko sa'yo, that very moment, noon mismo, nung sitwasyon na yun, sinuli ko yung cellphone, nag-apologize na ako sa kanya. Pero sir, you thought that he was a threat, not because you didn't know him. Kasi magkaiba po yan eh. Kasi yes. Kung halimbawa, that hindi mo lang moment, siya kilala, parang ibig sabihin po ba, just because you don't know this person, aagawan nyo na po ng cellphone? He is a threat. So you thought he was a threat. That's my one. Bakit po dinilit? I don't know if you were the one who deleted the videos or someone else, pero bakit dinilit ang videos? I do not know that portion. Wala akong alam sa kung meron na na-delete. Kasi sir, sa dulo nung recording, nakuha rin po kasi dun sa recording na sinabi, burahin nyo ang kuha ni June Binaracion yan. May mura pa po, PI, at sa dulo, nagkakwan ano eh, ganun. So, para lang malinaw sir, kayo po ba yun or someone else ordered it? I do not know. Magulo na dun eh, baka iba na nagsalita. Oo, pero hindi nyo rin po alam kung bakit na-delete yung ano? Hindi ko na alam yun. Yung videos. Yes. Being the commander, sir, during that time, in that specific area, gusto ko lang malaman if you were the one who ordered it or no. Someone else? No.